Ang unang wika ni Jesus, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mga tao, laging ang pagkakaalam nila ay alam nila ang lahat ng kanilang ginagawa. Marami dyan ang hindi nakikinig sa sinasabi ng kinauukulan, patuloy silang lumalabag sa mga batas. Maraming mga anak ang hindi sumusunod sa mga magulang dahil lang alam nila ay tama ang kanilang ginagawa. Mayroon din mga magulang na mali ang ginagawa sa kanilang mga anak, ngunit ang pagkakaalam nila ay tama pa rin sila. Mayroong sa pamilya, ang asawang lalaki ang alam niya tama ang kanyang ginagawa. Ganon din ang babae ang alam niya tama ang kanyang ginagawa. Maraming tao sa mundo ang ganyan. Ang alam nila, tama ang kanilang ginagawa. Lahat ay tama at walang kamalian. Lalo pa yung mga nag-aral, mahirap silang itama. Sa mundo na may Diyos at nais ng Diyos, ang kalooban niya ang laging nasusunod. Lalo na sa buhay ng tao, may pamamaraan siya kung paano dapat tayong mabuhay, paano dapat nating gamitin ang ating mga ari-arian, ang ating mga katawan, may paraan siya na kakaiba. At kung minsan ay iniisip ng tao na mas tama ang sa kanilang paraan at mali ang sa Diyos. Ang nais ng Diyos sa buhay ng tao na dapat nilang gawin ay nakasaad sa banal na kasulatan sa Biblia. Ito ay itinuturo ng kanyang mga alagad, ng mga tagapagturo, ng mga propeta. Niya, itinuro na din niya noon. Kaya't ito ang dapat nating sundin. Pero maraming mga tao walang bilib sa Biblia. Wala silang bilib kay Jesus. At hindi sila naniniwala sa kadahilanan sigurong hindi kasi nila nakikitang naglalakad ang Diyos, hindi tulad ng unang panahon. Kung kaya ganun ang kawalan ng bilib nila sa sinasabi ng Panginoong Jesus, ganun din sa kanyang salita sa Biblia, mas tama ang kanilang paraan. Sila ang sinasabi ng Panginoon na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang buhay na ito ay may patutunguhan sa langit o impyerno ayon sa salita ng Diyos at ayon kay Kristo. Kung kaya't ang tao ay gusto niyang sumunod sa kanyang layon na ito, may daan papunta sa impyerno, may daan papunta sa langit. Alin ang pipiliin mo? May pamumuhay na mali, yun din ay magtutungo sa impyerno. Merong daang tama, ang daan ng Panginoon, ang makipot na daan ayon sa Mateo 7. Ito ang daan ng kaligtasan. Aling daan ang tinatahak mo, aling katuruan ang sinusundan mo, ang sarili mong gusto na nakabatay sa pangsariling kaligayahan o panlupang katanyagan o kasikatan, makamundong buhay o makalangit na buhay na magbibigay sa iyo ng lugar sa kalangitan at sa piling ng Diyos. Ang kasalanan ay walang puwang sa langit. Kung kaya dito pa lamang sa lupa ay kailangan baguhin ng taong nagsuko ng kanyang buhay, ang kanyang sarili. Kinakailangan niyang magpalago, kinakailangan niyang maglingkod at gumawa ng tama. Supili ng sarili at malugod ang Diyos sa kanyang buhay. Maraming tao, inaakala pa rin nila na tama sila. Tama ang kanilang ginagawa. Ang ngunit sinasabi ng Panginoon, patawarin mo sila pagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang batayan, kung tama tayo, ay ang salita ng Diyos lamang. At nung sinabi ng Panginoong Jesus sa mga taong gumagawa sa Kanya ng kasalanan, ng pagpatay, ng pagpaparusa, mali sila sa pag-aakalang tama ang kanilang ginagawa. Ito ay hindi umaayon sa gusto ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang sinumang tao na nagkakasala at nakikita niya ang kanyang kamalian ay madaling patawarin ng Diyos, lalo pat sumusunod. Ngunit may mga taong ayaw humingi naman ng tawad sa Diyos. Pero sinasabi ng Panginoong Jesus, ang hiling niya, patawarin sana ang mga taong ito. Sinasabi sa unang Juan 1:9 na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat magpapatawad at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Maging ang tao ay tinuruan ng Panginoon na magpatawad sa mga nagkakasala dahil hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. May mga taong hindi makapagpatawad dahil hindi nila nakikita na nabubulagan ang ibang tao at dahil wala pa silang pagsuko ng buhay sa Diyos, wala pa silang relasyon sa Diyos. Ngunit
mapapatawad ng isang tao ang sinuman dahil sa nauunawaan nilang ito ay naliligaw. Maaari ding patawarin ng isang tao dahil sa pagmamahal. Mahal mo, kaya dapat mong patawarin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Yan ay pagmamahal. Ang mga taong gumagawa ng kasalanan at nalaman na nilang mali ang kanilang ginawa, lalo pat sila ay napagsabihan o nabasa sa kanila ang salita ng Diyos, ngunit hindi pa rin nagbabago. Sila ay naliligaw, sila ay hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa, at sila ay mayroong kapupuntahan, sinabi ng Panginoon. Sa paghuhukom, may pangangalit ng ngipin sa impyerno, magsisiman, huli na at wala nang magagawa. Dahil binibigyan pa ng Panginoon ang mga tao na magsisi, manumbalik sa Kanya, lumakad ng matuwid, banal at makadiyos. Ang lahat ay may hangganan, kaya't dapat pag-isipan ng sino mang nagkakasala sa Diyos at sa kapwa. Dahil pagkatapos ng kamatayan, tayo ay huhukuman. Hebreo 9:27.